Ang gusto ko po kasi mangyari, maging isang tunay at ganap na babae. Just be real. Be proud. Be real. Be gay. Be happy. Pero ng LGBTQIA community ang nakiisa sa taunang Pride March. May ilang religyosong nagbabantang mapupunta sa impyerno ang hindi straight. Ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Bigyan po natin ang konteksto ang Biblia. A strong majority of Filipinos are accepting of homosexuality. Mabilis ang pagdami ng AIDS and HIV cases. We accept the homosexual person, but not the action. Nung bata po ako, alam ko na lalaki ko, pero may struggle po ako sa identity ko na feeling at pusong babae po talaga. Yung parang nagkakagusto ako sa lalaki pag nakakita ako, ganyan. Galit na galit yung tatay ko sa akin. Nakita niya po ako naglalaro ng laruan pang babae, sumasama sa mga babae, kumikending, ganyan po. Tapos pinapalo niya. Pinagsasalita niya ako ng masasakit na ang bading salot sa lipunan. Ganun. Nag-rebelde na ako. Gusto ko, sarili ko na lang. Ayoko na. Hindi na lang po ako nag-aral. Then, na-impluensyahan na po ako ng mga kaibigan kong bading. Sila yung mga naging role model para uminom ako ng mga pills para lumaki po yung dibdib ko. Nagpahaba po ako ng buhok noon. Lagi po ako nagsusot ng pambabae. Doon na po mag-i-start na talagang unti-unti ko na rin sinira yung buhay ko. Halos lahat ng bisyo po natikman ko. Araw-araw akong umiinom noon, bisyo, ganyan, sugal. Tapos nakapag-take din po ako ng ipinagbabawal na gamot. Na-meet ko po yung friend ko po, tinuruan niya po ako mag-cyber sex. Then doon sa cyber sex na yon, utos-utosan ng mga foreigner. Then nakikipag-sex po ako sa kung sino-sino mga lalaki. Then, nung kumikita na po ako doon sa cyber sex, goal ko din po na magpa-sex change. Ang gusto ko po kasi mangyari, maging isang tunay at ganap na babae. Isang araw, may best friend ako na sinama ako doon sa church. Siyempre, nung una, medyo ilagpa ko, ayoko pa. Tapos nung nandun na po kami sa church, then nung nagpe-pray na, parang may parang naramdaman na po ako na kakaiba, na ang ganda ng atmosphere po ito. Then nung nagpe-pray, umiiyak na po ako noon. Sa dinabi-dabi ko po na ginawang kasalanan, na hindi niya ako pinabayaan, hindi ako namatay, hindi ako napahama. At dami-dami kong nakatali na kung sino-sinong lalaki. Pero hindi inalaw ng Lord na mag-AIDS ako. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Then ko na po naramdaman na may Diyos. Nag-start na isurrender ko na lahat sa Kanya. Yung tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Nung nakilala ko ang Panginoong Jesus at nagkaroon ako ng tunay na relasyon sa Kanya, doon ko po nalaman yung totoo kong identity.